Ano po yung illegal deduction na ginagawa po sa inyo? 2007 pa po nagsimula. Maliit lang po kasi dati po, sir. 250, katapusan at 250 uli, kaya 500 lang. Kayo po pala ay nagdi-deduct ng 2,500 pesos, quincenas at katapusan sa iyong mga empleyado para sa iyong foundation. Sige po, at aalamin ko yan kay Perla kung ano nangyari talaga dyan. Ngayon pa lang, pwede nagsumbong, hindi mo pa alamin. Ngayon mo pa lang alamin. Perla, halika rito. Usap-usap tayo. Ano ba problema niyo lahat? Ganun dapat. Okay, sige po. Magandang hapon po sa inyo, Sir Francisco. Magandang hapon po, Sir. Bakit niyo po nasabi na kayo po ay kinakaltasan ng illegal sa inyong mga sweldo? Opo. Unang-una, ano po trabaho niyo po? City paid po ako ng Muntinlupa. Okay. Ngayon po, nasa tanggapan po ang deployment ko ay sa Vice Mayor ng Muntinlupa. Bilang ano po? Ano pong, ako po ay AO, Administrative Officer. AO. Opo. Job order po kayo? Hindi po. Casual po ako. Casual. Okay. At naka, ano po kayo, naka-detail po kayo sa tanggapan ni Vice Mayor. Tama po, sir. Administrative Officer. Ano po yung illegal deduction na ginagawa po sa inyo? Ito po ay 2007 pa po nagsimula, na kung saan yung 2007 po, AO rin po ako noon. Maliit lang po kasi dati po, sir. 250, katapusan at 250 uli, kaya 500 lang. Pero po, nung dumating po... 250, quincenas, 250 katapusan ang dinideduct. Para saan daw po yung deduction na yon? Sa payslip wala po yon. Kumbaga, sa kanya rin po napupunta. Ay, hindi po nakadeklara sa payslip yung deduction na yon? Wala po, wala po. So, pumayag po kayo? Pero gusto ko lang malaman. Pumayag po kasi tulad ko, mawawalan po ako ng trabaho. Hindi ka pumayag. Okay. At ano po yung sinasabi sa inyo kung bakit kailangan nila mag-deduct ng 250 quincenas, 250 katapusan? That time ng 2007 po, para daw po sa mga taon niya na nagsiservisyo rin po sa kanya. Ito na lang po, sir, ng present. Itong 2019, nakabalik po kasi kami o siya, ang vice mayor namin. Dito na po lumaki ng 5,000 ako. 5,000 na kada opo, buwan? Opo. Opo. 2,500, quincenas, 2,500. Opo, 2019. Hindi at, at para saan naman daw? The same para sa mga the tao? The same pa rin po sa mga pinapasweldo niya. Eh, meron naman pong pondo para doon, sir. Ako po, sir. Ilan po kayo? Na... Marami po kaming mga empleyado. Ako po, sir, kaya naman po ako lumapit din. Ganito po, sir. Kaya humingi na rin po ako ng tulong sa inyo. Tatlo po yung aking PWD. Kumakain. Tapos po, may gamot pa. Okay. Hindi na nakonsensya kung sino man may kagagawa nito. Ito ba idea ni Vice Mayor? Nakausap niyo ba si Vice Mayor tungkol dito? Diretso, nasabi niyo po sa kanya. Ito na, may receive the amount of 2,300 pesos only as payment for the shared foundation of Vice Mayor Temi Simundak. Simundak. Para share doon sa foundation niya. Opo, opo. Pali, ang term na ginamit po dyan, sir, ay support. Ito po, para hindi po nakakahiya, document support. Pero yan po, ang support na yan, nandun sa payroll na nandyan po, foundation na po yun. Pero meron ho bang pumalag na, Mayor, ayoko na mag-contribute dyan kasi foundation yan, dapat voluntary lang yan. Ang lahat po ng pumapalag, ang huli po, na pumalag ay tinanggal niya po sa trabaho. Kasi sabi po nung isang yon, hindi na po magbabanggit ng mag-dropping names. Opo. Ba't ko sir babayaran yan? Sweldo ko naman po yan. So, tinanggal po siya. Ang akin po sir kasi, ito nga po itong huli po ng pag-uusap namin, sabi po niya sir, kausapin mo si Perla. Ang akin po sir tulpo, yung pong, ikaw po yung boss ko eh. Dapat tatanggalin po kasi niya ako sir. Magandang hapon po, Vice. Hello, opo. Vice Mayor, nandito po sa amin si Mr. Francisco Villaseran. Opo. At marami pa niyo mga kasamaan kaya hindi makapunta dito. At kayo po pala ay nagdi-deduct ng 2,500 pesos, quincenas at katapusan sa iyong mga empleyado para sa iyong foundation. Opo. Bakit niyo po ginagawa yun? Hindi po, hindi. Ibig sabihin, opo, nung marinig ko yung sagta niyo, kaya lang nag-opo. Sige po. Pero wala pong ganyang nangyayari kasi matagal na po yan sa dalawa, tatlo taong na yata nakakaraan. Meron din ganyang mga problemang dumating sa akin.
Apo. Kaya sinulatan ako ng DILG, nasagutin yan. Apo. At sinagot ko na po yan, kaya yung sarado na pong case yan. At ito lang pinaka-latest po, ano, Vice, June 30, 2023, at meron po ninyong pirma. Opo, wala naman akong pinipirmahan dyan para kumulikta ng ganun. Hindi, pero may pirma po kayo rito, sir. Received the amount of 2,300 pesos. Baka hindi po pirma ko yan. Yung pera binibigyan nyo ba kay Vice Mayor? Okay. Perla po, yung Perla. Vice, sino po si Perla, Vice? Si Perla po. Opo. Ayun po, yung nagpapautang ng mga, pautang sa mga humingi ng tulong sa kanya. Opo. Kasi kaya nilinawin ko yan, baka yun yung mga utang-utang nila. Okay. Kasi Vice, kapag hindi raw po nagbigay, eh tinatanggal daw po, Vice. Wala naman po tinanggal. Sir, ang huli, pasensya na po sir, kasi nung kinakausap kita, palagi pong si Perla Pabian ang tinuturo nyo sa akin. Tapos po, ang sabi sir, ni Pabian sir, pag hindi ko binayaran yung una, 21,000 yan eh, naging 23. Pag hindi ko binayari yung 21,000, utos din po ninyo na ibababa ang opposition ko, admin officer 1 to admin assistant 2, ang layo na po ng ibababa sa akin. Sabi okay naman po ni Tres, sir, pakinggan niyo po muna ako. Joe, ano, nasa iyo na ba yung 23,000? Sabi po ganun ni Tres. Kaya po ako, nangutang na lang po ako sa tao, ngayon, yung 3,000 po, nireceive po ni Perla ng June 30, 2023. Kung ano man yung mga pinag-uusapan ninyo, hindi ako kaharap mo. Hindi ako ang nag-uutos niyan. Kasi Vice, nung lumalapit siya sa inyo para isumbong itong ginagawang pagdideduct, maaari nga po si Perla po, sabihin natin kagagawa ni Perla to, wala kang kinalaman, nagdideduct si Perla ng pera mula sa kanilang sweldo. Sana po, ang ginawa nyo, Vice, kinumpranta niyo po si Perla. Perla, halika rito. Usap tayong lahat. Sino bang mga ginagawa ng salary deduction, taas ng kamay. Nag-usap-usap kayo. Kaso ang ginagawa niyo, sir, agad hugas ng kamay. Tinuturo niyo agad si Perla. Opo. Ayun. Yun po yun. Eh, sa akin naman, yung mga ganyang mga nangyayari, talagang dapat nasa opisina ko yan. Hindi lalabas muna yan para makarating ang sumbong sa ibang tao. Hindi kaya nga, sir. Eh, hindi nga, sir. Kasi, sir, kung sa akin nangyari yon, alimbawa, may nagbibintang sa tauhan ko. Oh, ng isang bagay na illegal, ipatatawag ko yung tauhan kong yon para magkaroon ng confrontation, mag-usap-usap, lalo pat yung taong yon eh pwede mo may kukonect sa akin. In this case, imbis na ipagkumprantayin mo sila, eh naghugas kamay ka agad para sabihin, sige, mag-usap-usap kayo dyan. Hindi dapat ganun, sir, ang naging proseso, Vice. Tama po yun, tama po yun. Opo. At sinasabi ko naman kay Jojo kung ano yung mga naging problema nila, mag-usap sila para kung makarating sa akin, ipatatawag ko nga sila. Hindi nga, sir. Dapat, sir, in the first place, kayo po mismo magpatawag. Kayo po na si Vice Mayor, tauhan niyo po itong si Perla. Perla at lahat ng mga nadidakan, nabawasan ng pera sa kanilang sweldo, lahat kayo, halik kayo dito sa conference room, mag-usap-usap tayo. Di po ba? Yun. Opo. Mayor, anong pangalan po na inyong foundation? Wala po. Wala namang foundation eh. Wala namang registradong foundation. Walang registradong foundation. Kasi si Perla, nagsasabi po may foundation kayo. Kung ano-ano salita nang gagaling sa iba't iba. Dahil alam nyo naman, politika, ganyan. Attorney Garrett. Yes po, sir. Yes, ito ba, pwede natin, pwede ba tayo magpasa ng resolution in aid of legislation para paimbestigahan natin to? Yung 2,000 pesos para sa foundation, puno. Na wala 15, naman pong 15, foundation. Oh. Yes po. Actually, it might even be estafa, no? Kasi ano po siya? There may misrepresentation po siya. There is deceit. Hindi naman tayo in fairness kay Vice Mayor, ha? Hindi po mismo si Vice Mayor nangungulekta, pero may nangungulekta ng kangalan Perla Fabian at sinasabi si Vice. At kapag hindi nagbigay si at hindi pumayag, tinatanggal. So, I would like you to file a resolution as of Monday in aid of legislation para paimbestigahan natin to sa Senate. Yes po, kailangan po hanapin kung sino po talaga yung nangongolekta na to. Kasi, yun nga po, baka nga po namumuliti ka na. Ginagamit po yung pangalan ni Vice Mayor. Maaaring siguro na nagagamit lang si Vice Mayor, possibly. Pwede rin. Yes. Perla Fabian, maganda hapon po sa inyo. I know po, sir. Nangongolekta kayo ng 2,000 kada sweldo. Sir, sir, hindi po yung totoo. Kasi po, ang ano naman po sa akin, hindi po ako para mangolekta po. Ako po ay isang tauhan lamang. At naka-assign po sa mga sa HR po, sir. Ako lang po inuutusan para po about sa mga endorsement po. Ito nga, ma'am. Ito, may pirma. Oh. Perla Pabian. Pinirma niyo po. June 30, 2023. 2,000 po. Pinirma ko po yan. Ano po? Kasi po, minsan po nagpapapirma sila sa akin kapag nag-check po sila sa akin
kung ano po yung nagawa po nila. Hindi, ma'am, itong sa June 30, received the amount of 3,000 as payment for the shared foundation of Vice Mayor. Sir, tapos pumirma po kayo, Perla, dito. Ah, sige po, kung pirma ko po yan, pero wala po akong pinipirmahan ng ganyan. Ang pinipirmahan ko po, kung ano po yung naging trabaho. Hindi, ito nga po, ito sa June 30, 2023. Pinirma niyo po dito na nakatanggap kayo ng 3,000 para sa foundation ni Vice Mayor. Pirma ko po yan po. Anin ko po, pero wala po akong pinipirmahan ng gano'n. Hindi, kaya nga, kumpirma niyo po ito, ma'am. Anong mangyayari? Kumpirma niyo po ito. Pwede ko pong ipadala yung aking ID if ever po na ayun po ay pirma ko po. At saka hindi ko naman din po alam, sir, kung yung bang pinirmahan ko ay hindi ko naman po alam kung ganun-ganun po yung salita na nakalagay po. Ma'am, kayo po ipipirma sa isang blankong papel at papapirmahan ang kayo ng inyong mga tauhan? Ang alam po sa akin, sir, is yung mga na-accomplish po nila, sir. Okay. Well, marami po mga dokumento rito na pinirma nyo po at doon sa pirma nyo, sa ibabaw noon, nagsasaad na kayo po ay kumolekta ng certain amount para sa shared foundation ni Vice Mayor. Yun po yung nakasaad sa mga pinirma nyo. Anyway, yan po yung lulutang sa mga gagawin po namin investigasyon sa Senado. Okay, sir. Nagkakiusap na po ako sa aming pong Vice Mayor. Ang akin po, sabi ko po, tatlo ang aking PWD. Meron pa po akong tatay na 83 years old. Nasa sa pangangalaga ako. Eh, yung pong sinasahod ko, kulang pa po. Abas, ngayon, ibababa yung posisyon ko, ibababa ang sweldo ko. Hindi na naawa. Ngayon, kinausap ko pang Vice Mayor namin, itinuturo niya po si Perla. Si Perla, kausapin mo. Si Perla, kausapin mo. Noong pong may session ng Sanggunian, hiyang-hiya po ako doon sa mga konsehal. Sabi ko, sir, ikaw po yung boss ko. Bakit po si Perla ang kakausapin ko? At sabi ni Perla, pag hindi ko na ibigay yung certain 21,000, yung pagiging admin officer ko ay gagawin daw po ninyo na admin assistant 2, hindi ko na babayarin yung 21,000 na yan. Hindi na nga po magkasya yung sinasahod ko. Mababa pa, ay marami pa rin po akong utang. Kasi po, bakit ko po maraming utang? May alaga po akong tatlong PWD. Kumakain po yun. And tatay ko, 83 years old. Sino ba? Eh, kumawawalan po rin ako ng trabaho. Paano na rin sila? Ma'am Esperanza, magandang hapon. Dati po akong empleyado, mula po 2007 hanggang 2016, tapos na-retain po siya ng 2019. Ngayon po, hindi po ako pumayag doon sa kaltas na sa akin po mababa lang ang sweldo ko kasi kaya 1,000 lang. Nung pong nagpan-pandemic po, ang asawa ko po, hindi na po nakabalik sa Saudi, tatlong buwan hindi ako nakabigay. May utang akong 3,000. Eh, binibili ng gamot ng anak ko, asawa ko dahil nga na mayroon siyang diabetes. Eh, nagmamakawa ako kay Perla. Ang sabi niya, si Vice ang kausapin mo. Nung kinausap ko si Vice, sabi niya, ko, ay hindi ka nagbibigay eh. Paano kitang i-retain? Sino po sabi noon? Si Vice Mayor Temis Simundak po. Siya mismo? Opo. Abe, kahit ipalay detector niyo ako. Vice. Yes. Ayan na po. Nagsalita ito na. Ito, kilala niyo po si Ma'am Esperanza? Ganito po yan. Every 6 months, nagre-renew yan, end of contract na nila. Opo. Kaya sila, pagkakadating ng end of contract, nagre-renew kami ng mga tao. Hindi po. Yung salitang tatanggalin, eh hindi po, end of contract na sila eh. Talagang marami na po. Pero alam mo, Vice, ganito lang po yan eh. Lumapit sa inyo yung mga tao, inireklamo po si Perla na nagkakaltas. Maaaring nga po, hindi kayo direkta ang tumatanggap ng pera, tumatanggap pa si Perla. Pero nung makarating sa inyo yung sumbong na si Perla po ay nagkakaltas ng sweldo, dapat pinatawag niyo si Perla at lahat ng kinakaltasan, nag-usap-usap kayo, which you didn't do. And that's questionable, that's suspicious. Ano ko na yan? Iniimbestigahan ko na po yan. No sir, dapat nagkaroon kayo ng confrontation. Ba't iniimbestigahan? Right there and then, nagpatawag ka sa inyong conference room, lahat ng mga ni kinaltasan ni Perla, halika rito, mag-usap-usap tayo. Kung halimbawa marami na, 1,000 na, dapat sa Coliseum na. Sige po, at aalamin ko yan kay Perla kung ano nangyari talaga dyan. Ngayon pa lang, kung di nagsumbong, hindi mo pa alamin. Ngayon mo pa lang alamin. At yan nga, sa mas maganda rito, ombudsman, magpapaimbestiga muna tayo sa Senado, in aid of legislation, ano bang maganda? Pinakamabilis. Sa akin, aside po from the Senate investigation, we can also tap into kunyari po NBI or PNP to conduct an investigation. Kasi ngayon nagpapasahan na po sila. Kaya nga. And so sa gagawin natin investigation, in aid of legislation, patawag natin NBI din. Yes po, Sen. Kasi the most simple answer dito is kanino nyo ba inabot po yung pera, that person is presumptively liable po, Senator. Kung kanino man lang nila dineposit or inabot yung pera, yung taong yun po, that can be our lead.
No, kasi maraming tao dito ang nakaltasan at umabot na to ng daan-daan libo na, siguro milyon pa. Yung po sa taas, yes, yun po yung pirma ni ng Vice Mayor Temes Simundak, yung 1,250. Yung sa baba, yan po yung pirma si Mayor. Ayan po, si Vice Mayor po yan. Oh, Vice, may pirma pa kayo rito, Vice, 1,200. Siya, nakita mo mismo, pumirma siya. Opo. Nasa akin po yung original niyan. Baka pineke, in fairness. Hindi. Ako po kasi ay duty dati sa upang sa bahay niya. Yan po yan. Oh, Mayor, Vice, pumirma ka raw. Nakatanggap ka ng 1,250. Ayan po. Alam yan. Ayan po. Kasi pirma alam niya naman yung politika. Number one. Number two, po pwede naman gawin nilang peke lang yan. Attorney Juan Victor Llamas, DILG. Magandang hapon po. Ang Undersecretary for External Affairs. Magandang hapon po, Senator. Narinig ko nga ho na nakikinig ako doon sa mga nagre-reklamo at dinidinay nga ni Vice Mayor. Sinusuportahan ko po yung magiging action ninyo kung ito po ay papaimbestigahan ninyo, sapagkat alam ho naman natin na hindi ho tama po kung may ganun nga hong nangyayari. Mali po yon na dinidetakan yung mga sweldo ng mga empleyado. So we support po that. At kung ito po ay dapat po ay magka-resulta sa pagsampa ng anuman na kaso sa ombudsman, sinusuportahan ho namin po yan. And aaten po ko. Kung mayroon po kayong ganyang napatawag, asahan po ninyo na dadalo po ako. Sobra-sobrang thank you po, Attorney Juan Victor Llamas, Undersecretary for External, Legal and Legislative Affairs. Mabuhay po kayo, Attorney Llamas. Salamat, sir. Po, Senator. God bless po. Vice, apo. Mag-open na po kami ng investigation sa Senate para dito, para magkaalamanan po. And then, kung ano po mag-inisulta nito, most likely, maipa-file po ito sa Ombudsman kung saan pa, inirap legislation, para lumabas po yung katotohanan po. Apo, yun naman eh. Apo. Yun naman pong takbo ng pananalapi ng ating munisipyo. Kung sino lang talaga ang dapat kumuha ng kanilang sweldo, sila ang kukunan. Pero Vice, advice ko sa inyo, Vice, next time, pag meron po isinusumbong na tao ninyo na nagkasala, na konektado po sa inyo, agad-agad, right there and then, pinapatawag mo both sides, both parties, hindi yung, bahala na kayo mag-usap dyan, kausapin mo si, gano'n, si Perla. Hindi po, dapat Perla, halika rito. Hoy, mga reklam, nagreklamo against Perla, halika rito. Usap-usap tayo, ano ba problema nyo lahat? Ganun dapat. Okay, sige po. Sige po, yeah. Salamat po, Vice.